Ayan, mga Emeralo, Inoya Fashion House. Nandito lang yan sa kahabaan ng Roosevelt Avenue. Munoz Market, nandoon. Tapat din itong bagong branch ng La Grace de Galore Boutique. Yung sobrang laking ukay-ukay na yan. Tapos doon yung papunta ng Fisher Mall, no? So, pasokin natin itong ukay-ukay na to. New arrival daw, mga maraming sapatos. Ito pa lang sa labas, marami na eh. So, check na natin, ano? Oh, malakas yung music nila dito, mga Emerald. Sana wag maka-capture. Ayan, no? Unang pasok ko pa lang, ito na yung nakita natin. Stussy Nike SB. Kaso, parang tama yung pink niya, eh, no? Pero maganda. Para sa reps, okay naman na. Pero meron pa mas magandang quality dyan, ano? So yun, marami-raming Jordans dito sa rack na to. Meron pa na ito, oh. Oh. Kaya mo pang buhayin yung suede na ito, eh. May reverse mocha pa. Size na ito, size 8.5. So hindi natin alam kung kasya sa atin to. Pero okay naman yung shoes niya. So yun, okay din naman yung shoes dito sa kabila. Presyo nito, 2,800 yata. Lahat ng sapatos nila dito sa harap na rack na to, 2,800 dyan. Pero sige, check muna natin yung ibang sapatos, no? Marami pa eh, meron pa Travis Scott doon. So yun, marami-rami pa dito. Mga Emerald, kamusta kayo? Nandito tayo ngayon sa May Inoya, no? Fashion House. Ito yung along Munoz tuloy. Roosevelt Avenue pa rin, or Fernando Poe Senior, or Fernando Poe Junior Avenue. Naka-new arrival sila ngayon, ano? Unang rack pa lang nakita natin doon yung mga hype stickers na palagay doon. Pero check muna natin yung mga ibang available sapatos. Hindi ko nalalahatin kasi marami. Short video lang, no? Tinanan natin yung mga tipuan natin. Ano ba mga trip nyo kasi talaga? Hindi rin natin alam eh. Pero basta magpapakita ko ng mga iba't ibang klaseng sapatos. Sana magustuhan ninyo. Bago tayo mag-uwi sa mga Emerald, bago lang sa channel, maraming salamat sa pag-click. At kung matagal ka nanonood dito sa channel namin, hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pakilike na yung video kung magugustuhan ko yung sapatos na ipapakita ko. So, umpisa na natin, ano? Pakita ko na sa inyo yung mga solid sapatos. Umpisa na natin dito, mga Emerald, oh. Parang bling bling na ano, Stan Smith, no? Size naman ito, size 8. Ito, ito yung kumikinang-kinang ngayon. Parang may glitter-glitter, no? Ganda pa ng leather quality. Tinan nyo naman, mga Emerald. Ang presyo niya nandito sa kabila, no? Dati kasi color coding yung mga tags nila dito. Ngayon nilalagyan na lang nila na sticker. So, 1,580 pesos na lang. So, again, size 8, no? Stan Smith yun, maganda. Ito mga Emerald, size 9 naman to, Nike Air Warache naman, 1,280 pesos lang. Ang ganda pa ng ilalim nito, mga Emerald, wala tayong masasabi dito. Ultimo, walang separation, okay na okay pa yung rubber dito. Solid na solid, ang ganda din ng leather pa, ostrich skin yan, ano? Oh yeah, oh. Dunk low na to, mga Emerald. Ganda ng ano nito. Yung mga ipapakita ko dito, mga Emerald, authenticity is not guaranteed since okay-okay tayo. Pero kung maganda yung itsura, sabihin ko sa inyo kung okay naman. Size 7 to, mga Emerald, presyo nito 1,580 pesos. Yan yung kanyang outsole, maganda pa. Okay pa naman to, no? Ang ganda rin ng shape ng kanyang toe box kung titignan ninyo. Ano? Pantay, no? Pantay siya sa curve nung parang pinakaswelas niya, no? Kung okay kayo kasi kapag tabingi yan, may inis kayong tignan. No? Ako na nagsasama sa kayo. Pero ito, ang ganda pa na ito. Oh, baka may naghahanap na Alexander McQueen sa inyo. Ito size, ano to? Size 40. So baka mga nasa size 7, 7.5. Presyo nito, dito lang naman yan. 1,880 pesos. No?
Alam niyo yung mga sapatos dito, hindi na natin kailangan ipakita ng in detail kasi masasabi ko solid sila, no? Tapos malilinis pa. So, hindi naman kayo mag-aalangan kasi wala naman mga sapatos dito na parang naghihiwa-hiwalay na yung swelas, no? Pag nagbablog ako dito, ito palaging maganda talaga yung mga quality ng sapatos nila. Pakita ko na rin sa inyo to. Intercontinental ng Adidas, no? Size 8.5 lang to. 1,580 pesos. Ayan, ito parang merong crystal or gem na Air Force 1. Yung sock liner niya parang satin, size 7.5, 1,580 yan. Triple black, oh. Ultra boost naman. Kaso yung sizes niya, ayan, burado na. Pero 1,580 ito, malaki ito, siguro mga nasa size 9.5 o 10 yan. 4 foot drags as usual, ultra boost. Ito yung mga Nike ano nila. Mga Nike SBs nila. Hindi ko alam kung SB to Nike Dunk lang itong Kasina. Dalawa yung ganito nila dito. Ayan o, Kasina nakalagay sa loob. Ito size 8.5 to. Presyo nito 2.8, no? Hindi siya legit mga immoral. Pero maganda naman yung suede mga ganyan. So isama na rin natin. Dito sa taas may merong Vans dito. Bandorem. Nakalimutan ko kung ano yung meaning yan. Basta alam ko may something yan eh. 1,280 pesos. Tapos ito. Yun yung paisley ba to? Parang ostrich to. Vans din to. 1,280 rin. Baka may naghahanap sa inyo ng Gucci shoes. Ayan, meron dito. 2,800. Oh. Oh, ayan. Made in Italy nakalagay. Ayan. Size na ito, tingnan natin. Ano? Baka kasi may magkaroon ng interest sa inyo. Tapos hindi ko masabi yung size. Yung mga Vans kanina, maliliit lang yung sizes. Ito, hindi ko alam kung paano ma-distinguish yung size. Sorry. Wala akong alam sa Gucci shoes. So, siguro mga nasa size, ano? 7.5? Women's, no? Ganun na lang. Ito, meron pa silang isang kulay nung kasi na dito. Ito yung kulay blue naman. Ayan. In fairness dito, maganda yung leather quality yan. Ayan, kita nyo pa. Tapos, check na lang natin yung size nya. No? Presyo nya, 2,800. Ah. Tapos, size nya, size 8, 42.5, no? Yung nakalagay. So, in fairness, maganda yung ano na ito, kumpara dun sa nandoon, yung green doon. Mas okay ito para sa akin. Kasi ito yung green na isa pa. Tingnan natin yan. Ayan. So yung kasi na yan, 2,800. Ito maganda. Nike Blazer. Kulay pula. 1,280 lang to. Nike SB pa. Oh. Ganda nito mga immoral. Kunin nyo na to. Mura. 1,280. Size 8.5. Euro 42. Oh. Alala to. Mga immoral. Oh. Solid. Ganda pa ilalim. Ayan yung shoes niya. Panalo pa. Maganda. Patalin natin siya. Ayan, Nike. Ayan natin tong kasi na dito. Oh, diba? Actually, parang mas maganda to. Ito yung tingnan ko kumpara dun sa isa. Mas maganda to. Size naman nito, size 7? Talaga ba? Size 9. Size 9 yan. Tama, parang mas malaki, no? Yan, 2,800 din to. Tapos, itong nasa ibabaw, Jordan 1 low. 2,800 din to. Check ko pa ba yung size? Kung makita yung size, mga immoral. Pero baka mga nasa size 8. Ito sa ibabaw niya, Nike Dunk, na parang polar bear yata tawag dito. 2,800 din to. Size 9.5 na. Size 9.5 po. Sabihin natin. Ito may Jordan 11 dito. Kaso hindi ko alam kung women sizes lang to eh. Itong Jordan 11 na to. Yung gantong colorway.
Yung laces niya hindi na yung original laces, 1,880 pesos. Pwedeng mali ako, no? Size 11 to. Tapos, ayun, no? Yung carbon naman, eh. Okay naman yung carbon niya. Size 11, 1,880. Baka naghahanap kayo ng easy static. 700 V2, no? Ito, ang presyo na ito, 1,280 pesos lang. Size naman niya, 8.5. Okay. Okay yan. Ito, Nike Air Max. Nakalimutan ko yung pangalan nito. Naalala ko to, eh. Itong part na to. Size naman nito, size 10. 1,880 pesos. Ito naman, Air Max 95. Size 9.5. Triple white to, mga immoral. Ganda pa na ito. 1,280. Solid talaga ng mga sapatos dito. Ano ba yan? At maganyan yan. Air Force 1, 1,880. Yung mga nasa size 10 din, size 9. Ito naman, Tubular, Adidas. 1,880 pesos, size 9. Ito, Air Max 97. Alam ko parang Shanghai something to, eh. Gawa sa recycle din tong nasa taas niya. Baka may naghahanap sa inyo ng ganito. Size 9.5. Ayan po yung itsura. Oh. Ganda naman. 1880 rin to. Parang halos lahat ng mga nakalagay dito sa rack na to, 1880. So, ayan siya. Ito yung pixel na ano, Nike Blazer. Ito, ano ba to? 1580? Ah, hindi. 1280 lang to, mga immoral. So, ayan. Kung trip nyo to, size niya, size 9.5 naman. Pero kung mas papipiliin nyo ko, ito o yung Nike SB Blazer. Siyempre doon ako sa Blazer SB. Mas maganda yon. Ito, Nike sneaker. Hindi ko alam yung ID niya. Siguro lagay na lang natin dyan sa baba o ano yung ID. 1,580, size 11. Stan Smith tsaka Superstar magkatabi po dito. No? Size 10.5 to. Naninilaw na nga lang yung outsole niya. 1,880 pesos. Superstar then Pure Boost. Ito mga imura, 1,580 Converse. Size 7.5, no? So, kasya sa size 8 yan. Meron pang isang Converse dito. Presyo niya, 1,580 din. Yun, leather upper. Ito, canvas upper. Wala siyang size sa ilalim. So, nandito yan sa likod. Size 9 men's naman to, mga immoral. Air Max 720. Ayan, no? Air Max 720. Medyo ito, medyo malaki to. Presyo naman nito, 1,880 pesos. Katabi niya is itong Ultra Boost. Size ng Ultra Boost na to is size 8.5. Presyo nito, 1,880. Kung papansin nyo, mga immoral, hindi ko na ini-in-detail kasi solid siya. Solid na solid siya. Ito, size 8, Alpha Bounce ng Adidas. 1,880 pesos din to. Ayan. Outsole na lang siguro, pakita natin. Pero hindi. Solid pa din. So, meron pa dito. Ang ganda ng Superstar na to. Kasi masabi tayo. So, ito yung Superstar na sinasabi natin. Ito, size 8.5, Euro 42, 1,880 pesos din siya. So, elas niya, heel drag nga lang, meron. Pero panalo pa yan. Ito, Air Max. Laki. Size 12. Nakita nyo na nga lang yung condition ng edges, no? 1,880 pesos din yan. Ito, may Yeezy dito. May Air Monarch. M2K dyan. Tapos, mga Converse dito sa baba. Ito, mga immoral. Baka naghahanap kayo ng Yeezy Sesame. Kaso yung size tag niya, wala na, eh. Nandito dapat yan sa gilid. Kaso wala na, no? So, baka nandito sa kabila. Malay natin. Presyo naman ito, 1,580 pesos, no? Check natin yung gilid-gilid niya.
wala na talaga siyang size tag, mga immoral. So, hindi ko alam kung ano ba to, UA ba yan? So, mababa pa sa UA, hindi natin alam. Kasi kahit size tag, wala eh. Ito pa, isa mga immoral. Air Max Dawn naman. Ang laki ng size na itong Air Max Dawn na to. Anong presyo niya? Size niya 9.5 UK, so 10.5 US to. Mga immoral. Yung kulay niya parang sa Cortez na yun, Forest Camp. Parang doon kinopia. Ang ganda eh. No? Parang sarap-sarap sa paan eh, itong Air Max doon. Ano? Presyo pala niya, hindi pa natin ano. 1880. Baka po may, may naghahanap sa inyo ng Adidas Profier. Meron po dito, 1,580 pesos. Size niya, size 9. Ano? So, ito, yung kulay niya, simple lang. Gray, may hits ng red, tsaka white, no? Sumama pa yung style nung tag, no? So, yan, ang ganda yun. Ito mga immoral, oh. Chinese New Year ng Adidas Superstar. Size naman ito, size 8.5. Presyo niya, 1,880. Ganda ng itsura niya. Ang logo niya dito. Magugulat kayo mga immoral minsan, ano? Kapag chinyek nyo sa GOAT o kaya sa StockX yung presyo ng mga gantong Chinese New Year na sapatos, minsan ang tataas nila, no? Depende sa sapatos, no? So kapag nakita kayo ng ganto Chinese New Year collab, check nyo na kung magkano yung ano niya, yung aftermarket price niya, no? Nakakagulat lang kasi minsan. So ito, may sakay dito na Nike, size 8.5 to. Presyo naman nito is 1,880 pesos. Ito lang medyo deform lang, ano. Pero yung outsole niya okay pa. No, ayos na ayos pa yung outsole niya. Tapos ito, Chuck 70. 1,280 pesos. 7.5 yan. Tapos ito, iridescent. Parang galing kayo sa multiverse. Susto sapatos na. 1,280 pesos. Converse naman siya talaga. Wala nga lang siyang size dito. So, check natin dito sa likod. Size 7.5 mga immoral. Susuot ba kayo ng ganito? Sneaker? O kung mahilig kayo mag-disco, no? O kung ano mang trip ninyo, makailangan nyo ng ganitong sapatos. Ayan. So, hindi ko naisa-isahin ito mga immoral. Ayan, bigyan ko na lang kayo ng konting pahapyaw na pwede nyo makuha dito. Ito, ang ganda nitong Air Max na to, no? Kung titignan nyo, maalala nyo si Vegeta. Yung kulay nung ano niya. Panalo eh, no? Ito, astig to. Adidas, tas may logo siya dito. Hindi ko alam kung si Ralph Owens ba yan? Ay, hindi, Ransom. Okay. So, yun siya, Ransom. 1,580 pesos siya. Ito yung mga Puma RSX dito. 1,580. Ito, nakakatuwa to. Nakalagay, Surgeon React, no? Ang sinasabi nila is gawa ni Shoe Surgeon tong sapatos na to. Ito yung time na nilabas ni Nike yung Element React 87. Tapos gumawa yung si... Hindi ko alam kung si Shoe Surgeon talaga yung gumawa. Ah. Pero ayan, may ginawa siyang ganito talaga, no? Custom. Tapos alam nyo naman si China, kapag may mga custom na ginawa yan, nagmamass produce sila. At ito yon, isa yon sa mga ganito. Ito, 1,580 pesos. Yung size niya, hindi ako sure mga emerald. Sa loob eh, hindi ko nakukunin. Siguro mga nasa size 7.5 o 8 to, sapatos na to. Ito, dito naman tayo sa rack na to, no? Ito, Climacool. 1,280 pesos to, size 7, ay size 8. Ayan. Ayan, Climacool ng Adidas yun. 1,280. Tapos, ito parang, kung ano mang Tiger to ng Skechers. So, ang ganda. Size 10 naman to. Goodyear yung kanyang outsole. No? Kung makikita ninyo sa Adidas, ang gamit nilang suelas is yung Intercontinental, diba?
intercontinental continental rubber yung gamit nila, which is gumagawa din ng gulong yon. So ito Skechers Goodyear naman yung kanyang ano. Presyo nito pala 1,880, size 10. Ito Adidas size 7, 1,280. Ito parang width na Nike Dunk Low, 1,580. Dami nilang reps ng ano ngayon ah, ng Nike Dunks. So, puntahan na natin tong rack na to. Ito yung kanilang pwede mo tawagin na hype rack. Bakit? Kasi puro Jordan yung nakalagay dito. Ano? So, may mga magaganda dito actually, in fairness sa kanila. Yung Dark Mocha na yun, maganda yun. Yung not for resale na yan, na yellow, nakalimutan ko kung anong tawag nila, anong colorway. Exactly yan. Pero dalawa yan eh, yung pula tsaka yung dilaw. Mas rare yung dilaw kaysa sa pula. Pero ganyan na ganyan yung nabili natin sa Pasay. Hindi, hindi sa Pasay. Sa Recto. No. Pero sige, isa-isay na natin. Ito na lang yung pagkasaya natin ng panahon, itong rack na to. No? Peke man o hindi, pakita ko sa inyo lahat. Isa natin dito sa ilalim, mga immoral. No? Diba? Ito yung parang horsehair na Air Jordan naman na. Itong babae lang, ano, women sizes lang ang nilabas nito. Ito, presyo nito, 2,800. Tignan natin yung size niya. Size 41, mga immoral. So, size ano yun? Size 8, no? Oh, size 8 yun, mga immoral. Size 41. So, ayan, maganda naman to. Ayan. So, 2,800. Katabi niya is itong parang, ano nga bang tawag dito? Something blue, hyper royal o hyper blue, parang ganun na Air Jordan 1 din, 1,880, size 10 naman ito, mga immoral. So ulitin ko, mga immoral, authenticity not guaranteed, no? So kayo na bahala humusga, no? Kung ipapakita natin sa sapatos dito, minsan naman madali nyo ma-distinguish eh. Sa akin reps to, no? Sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung husga ko, no? Pero kung iba, magkaiba tayo ng opinion, okay lang din naman, ano? Wala namang away-away dito. Ito, Jordan 1 mid naman, 2,800, size 9.5 naman to. Ang ganda pa yung outsole, okay pa. So, feeling ko lahat ng sapatos dito, 2.8. Since ito yung magagandang selection nila talaga dito. So, hindi ko nasasabihin yung price. 2.8 lahat yan, ano? So, meron pang mangilan-ngilan dito sa baba na Jordan 1. Ito yung parang Zoom something to na Jordan eh. Ayan. Yung kulay, hindi nyo yata masyado makita since sa ilaw. Naka warm light kasi. Check na lang natin yung size nyo. Wait lang, mga emerald. Size 8.5 naman dito, mga emerald, sa Zoom Air na to. So again, yung presyo nila dito is 2,800 lahat dito sa rack na to. Yan yung outsole, paki-check nyo na lang po. Ito naman size 10, mga immoral, Jordan 1 mid ulit. Reverse Panda, pwede nyo tawagin, no? Pero official na nickname ito, hindi ko rin naman alam masyado. Okay naman to, no? Medyo off nga lang talaga yung ano niya, yung dito sa part na to. 2,800 ulit, size 10. Ito, mid ulit na Air Jordan 1, size 7.5. Ito nga lang, drugs, meron dito. Ito, SB, no? Nike SB Dunk Low Pro 10, 2,800. Ang hirap tumingin ng ano. Size niya siguro, nasa 8.5 din, ano? Obsidian, Jordan 1, meron dito. JPAC, Nike SB, shadow naman to, size 9.5 naman. Then, ito yung kaninang nakita natin na Travis Scott na ano, low.
OG. Mga lang. Kasi nasabi ko nga kanina mga immoral, pwede nyo pang mabuhay yung sweet niya na no? Kailangan nyo lang brushin. Ito kasi feeling ko binasa eh. Kaya medyo naging flat siya. Size 8.5, 2,800 po yun. Then sa taas niya is itong reverse mocha naman. No? Ito maganda rin to. Size 8.5 din siya. Nice naman. Air Jordan naman yung nakalagay sa likod. Minsan kasi yung una yan nagiging C sa mga reps. Check nga natin. Pero feeling ko naman na-fix na nila yon. Ito tinan nyo yung J na ito. Naging parang I. Air Jordan ano. Yung naging itsura niya. So yun. Yun yung mga kailangan nyo lang din tingnan. Ito. Jordan 1 Low. Ito, Michigan Nike Dunk Low. 2,800. Size naman na ito, size 7. So, ito ulit, yung Stussy Nike Dunks na size, ano to? Size 8. Ayan. Parang nga nirepaint na to eh. Kita nyo ba? Ayan. May pintura na to. Tapos, ito yung Dark Mocha. Ito ayoko sa Jordan 1, ang lalim ng ano, size tag eh. Ito size 9.5 naman to. Ito, ano ba to? Ayan, pwede nyo rin buhay yung suede na ito. Hindi siya ano, kailangan nyo lang din brush ito. Mabubuhay nyo pa. Size 9.5, 2,800. Pero in fairness dito ah, maganda to, mga immoral. Kung may budget kayo, kunin nyo na yan. Travis cut sa ilalim, yun na natin. Ito dead suede talaga, hindi niya mabubuhay ito. Hindi siya, tinan niyo, natuklap na nga yan. Suede ba tawag niyo? Swerte to 2,800 pa rin. Ito, ayan. Off to eh, no? Kasi yung quality ng leather niya, hindi ganun kaganda. Yung swoosh niya, hindi maganda. Alam ko, ganito yung sa akin. No? Tsaka feeling ko, malaki yata masyado yung porta na yan. Ito yung obsidian sa taas, may isa pa. Ayan. Ito in fairness, maganda to. May hourglass shape siya sa likod. Size 10 naman to, mga immoral. 2,800 pesos. Okay pa yung outsole niya. Ito, phantom ba tawag dito? Size 8 naman to. Another obsidian. Jordan 1. Size 9 naman to. Ayan. Jordan 1 top 3. Ayan. Ito hindi maganda yung quality nito. Black toe. Yung black toe niya, ito. Masyado maliit yung swoosh. Eh. Masyado maliit yung swoosh nito. Ayan. Tapos ito meron sa taas. Mancha ba talaga yan? Ganyan na itsura niya. Pero ayun, kita nyo yung ano, hindi pantay, no? Yung Wings logo dun sa dapat nilulubugan niya. 2,800 din to. Malaki to, mga nasa size 10, size 10.5 yan. Ito, Jordan 1 Mid. Ito mas masamay sa ayos pa itsura. Kasi ito maganda, bread toe. Ito, in fairness dito, maganda to. Kita nyo yung leather quality niya, no? Ayan, no? Tapos, ayan, medyo lubog naman yung kanyang, ano, yung Wings logo. Tapos, yung quality ng leather dito sa puti, tsaka dito sa harap. Actually, maganda to, no? In place naman lahat, kung tatanungin nyo ako. Maliit nga lang siya, size 8 lang. Maganda rin yung swoosh na to. So, kung titignan nyo, parang gusto ko lagyan ng palaman. Lagyan natin palaman. Ayan mga immoral, nilagyan na natin ng palaman. Kita nyo yung shape, no? Ayan, no? Ayan, sexy shape ng toe box ng Jordan. Sayang to, mga immoral. Kung kasya sa inyo to, sabi ko sa inyo, kunin nyo na. Malaki yung potential na legit to. Potential lang, ha? Ayan, sabi ko, malaki yung potential. Sabi ko naman, kung mali ako, pwede nyo naman ako i-correct. Hindi naman ako patikan, no? Pero kung titignan ko dun sa mga pinagbabasihan ko, okay naman siya, no? Kanalo to. Ang ganda na itong Bretto na to. So yun na yun mga immoral. Marami-marami mga sapatos dito na pwede nyo pagpilian.
highlight natin yan, bread dough na yun, maganda yun. Stick yun, sobrang ganda ng sabats. So, malaki pa yan. Ito yun, dito, meron pa dun sa likod, hindi natin natingnan yung sa likod. Pero, sabi ni Madam, kaka-new arrival lang daw nila kahapon. Tama ba? Friday, kahapon lang. No? So, marami pa kayong pwedeng tignan dito. Marami nang mamimili din. Baka maubusan kayo, punta na kayo dito. So yung mga immoral, wrap up na natin yung vlog natin dito sa mga Inoya Fashion House, no? Dito yan sa kabaan ng Roosevelt or Fernando Po Jr. Avenue. New arrival sila kahapon. So ngayon, Sabado natin, kinuha tong video na to. Marami pa pagpipilian mga immoral, hindi ko lang mailahat na kasi sobrang dami pa talaga. Pinakamahalan nakita natin, 2,800, yung mga hype sneakers na nakalagay nila dyan sa rack. So ayun, i-wrap up na natin yung vlog natin dito. Maraming salamat sa panonood at pagkita kita tayo sa susunod na vlog. This is your boy Ace checking out. Peace and love everybody. Salutes!